ano guys, bale, ang gagawin natin yan, mag-ayos ng switch, yung mga naglumulubog na switch, yan. Halimbawa, yung switch naman, is maayos naman siya, yan, gumagana naman yung ilaw niya, yan, lumubog lang siya. Bale, tuturo natin sa inyo yan kung paano ayusin yan. And kung okay lang naman siya, bale, lumubog lang, kung hindi naman siya nasira yung sa plate niya, titingnan na rin natin kung papalitan ng plate o itong switch lang na lumubog lang na ano na siya, kumalas lang siya sa pinagtapisan. Yan, bali umpisa na natin yung pag-ayos na muna nitong switch. Ayosin na natin kung paano, kung sira yung plate niya o natanggal lang talaga siya. Yan, umpisa na natin yung buksan na natin siya, pati yung ilaw. Bali nga pala, pag kung nag-umpisa kang magkalimaw, huwag nagalaw ka kasi yun, yan, di mano may kukinti na. Hindi na, para safety tayo, patay na muna natin yung breaker para walang kukinti yung nagalaw ka, wala yung kon. Baba na muna natin yung breaker niya. Yan. Okay na yun. Para wala siyang kukinti. Yan guys. Pinsahan na muna natin. Tingnan natin kung anong problema niya. Ayan. Eh, kung bali nakikita nyo naman, okay naman yung switch. Yung switch niya. Ayan. Hindi naman siya putol yung ano ng switch. Bali on na muna natin. Halos gumagana naman siya. Tapos titingnan natin yung plate kung nasira yung ano niya dito. Eh, kung okay naman siya, bali babalik na lang natin siya ng ganito lang yung pagbabalik na natin ng switch na natanggal. Kita mo naman siya dyan yun, kasi may dalawa siyang pagitan dyan. Hindi mo naman siya dyan. Tutusok mo lang siya dyan. Bali, okay na siya. Bali, kumapit na yung ano niya. Sa halimbawa naman, kung sira naman tong outlet na to, kailangan ng switch na to, kailangan ng palitan. Mabilis lang naman yung tanggalin. Makikita nyo naman may ano siya dyan sa ano, pusokin mo lang yan ng bagya, tapos yan, tanggal na siya. Tapos pag halimbawa sira na talaga tong switch na to, makikita mo rin yung ano dyan, ito yung makikita mo yung dalawang butas na yun para sa wire. Makikita mo tong butas na to, i-post mo lang yan para mabilis tanggalin siya. Yan, tanggal lang. Yan. Tapos ito yung supply naman. Yan, i-press mo lang siya ng ganyan. Tapos kahit yan. Kung tanggal naman na siya, halimbawa papalitan mo na yung switch, bali unahin mo na muna yung jumper niya, yung pinaka jumper, kasi ito yung line 1 natin, supply sa switch, tapos nagkaroon tayo ng jumper. Yan. Tingnan mo din naman yung ano dito. Yan. Saka doon muna siya itusok din sa pinakanto. Yan. Yan. Tusok natin ng mayos para hindi siya naglulos. Yan. Tapos yung return nung switch doon. Yan. Kita naman kung nakatusok na siya. Ganun na, ibabalik na lang din natin doon sa plate. Yan.
Diba? Okay na. Okay. Bali. Yan. Bali ganyan lang kung magpapalit ka man ng switch man o lumubog yung switch mo na ayusin mo kaya hindi ko natatawag ng electrician. Ganun lang din. Tatanggalin mo na lang yung dun sa ano. Tapos i-tusok-sok mo na lang yan. Yung wire. Tapos ibabalik mo na lang din siya sa plate. Yan. Ganyan lang kadali yung magbabalik ka ng switch na lumulubog o magpapalit ka ng switch. Hindi naman, kung magpapalit ka naman din ng switch, talimbawa, tugang din, papalitan mo ng isang buo na, tanggalin mo yung line 1, tapos siyempre dalawang return yun, tigisan ng return. Jajampiran mo lang siya dito para magka-supply tong isang switch natin. Yan, tutusok mong dalawang return, si ilaw number 1, yung para dito, tapos ilaw number 2. Ito, dalawang return, tag-isa siya. Tapos yung supply ng switch. Ito yung line 1 natin. Yung line 1 natin, yan. Ito siya nakatusok. Tapos magkakaroon siya ng jumper para magka-supply itong isang switch. Ayan. Bali, okay na.